Last January po ay kami ay nakapag-attend ng aking wife sa isang conference sa Manila. And nagkaroon kami ng magandang time. We had a great time learning about the Word of God, learning about the purpose of God. And we had the opportunity to listen kina Ravi Zacharias, sina Edmund Chan, at pati si Bruce Wilkinson. Si Bruce Wilkinson yung nagsulat ng The Prayer of Jabez. And during the early 90s, meron din siyang isinulat na isang katuruan na ang tawag ay The Three Chairs. Kung tatlong upuan dito ngayon. Okay, The Three Chairs. And isa yun talaga sa eye-opening sa aming mag-asawa, yung na-share na yon. And today, I want to share to you what has been shared. It's the Word of God, and the Word of God will work in our hearts kahit sino pa man po magbahagi. And I will be sharing today something to do with also biblical principles about our purpose sa ating layunin, our role as Christians and parents, Christian na parents. And ako po, one of the things na thankful talaga ako sa Lord ay lumaki ako sa environment na naging madali para sa akin na makilala ko ang Lord at mag-grow ako sa Lord. Kaya lumaki ako sa tahanan na sa pamamagitan ng aking mga magulang ay nakilala ko ang Lord somehow. Okay, although nung panahon na yon ay medyo, alam niyo, resistant ako. Because from elementary to high school, hanggang di ako nagkukolehiyo, imagine mo yung gigisingin ka ng madaling araw ng yung nanay kasi mananalangin kayo ng dawn watch, pupunta kayo sa isang doon sa simbahan. Alas 4 ng umaga, ang hirap po nun. Kaya very resistant ako nun. But eventually, meron pong fruit yung lahat ng yon. And hindi ko alam kung nasa faith ako ngayon, kung hindi dahil sa kanilang pagpapalaki sa akin at sa klase ng environment na kung saan nila ako pinalaki. And the kind of faith and commitment that I have now as I serve the Lord ay talagang nagsimula doon sa childhood home. So it's a responsibility ng bawat parent, Christian parent, na mag-build ng tahanan na kung saan yung mga anak can know God, can experience God, can really learn kung sino ang Panginoon. And also, makapag-build ng environment, kapaligiran, na yung pananampalataya sa Panginoon, mag-mature sila, mag-grow sila at makultivate talaga. So role yun ng bawat Christian parent. Role yun ng bawat mentor sa kanyang dinidisciple. So, alam niyo po, for ilang weeks, ay napag-usapan po namin yung mga, ano, yung mga kings ng Israel. Okay? Sa next slide yan, nagsimula yan kina... maliit pala. Nagsimula yan kina ano, Saul, si David, si Solomon. Until nung time na ni Solomon na nahati yung 12 tribes, naging dalawa, so nagkaroon na, at nako, ang dami pong evil kings na sumunod pagkatapos ni David. David was a man after God's own heart. Pinamunuan niya ang buong Israel ayon sa kalooban ng Lord. And he followed God. He followed His commands. He followed the instructions of God. Sumunod siya sa Panginoon. Kaya lang, yung mga sumunod sa kanya, okay, pagdating na dito, lalo na dito kay Jeroboam, yan, talagang hindi na naging maganda ang kalagayan ng bansang Israel dahil po sa kanilang evil na kings. So they did what was evil in the Lord's sight. Kung si David, he was a man after God's own heart, yung mga sumunod sa kanya,
they were after the things that are evil. Yun, na hindi sa Panginoon. So bakit gano'n na nangyari ang ganda-ganda ng simula? Pero yung mga sumunod. Yan, so inaral po namin yan. And similar din doon, hindi lang sa Bible nangyayari yung ganyan, pati sa families, pati sa society natin. Okay? In fact, alam niyo po yung, kasi nasa akadema ko, alam niyo po yung Harvard University na pinaka number one na universidad sa buong mundo, started out as a seminary, as a Christian institution, so that the Word of God may be propagated. Yun ang purpose ng mga universities na to. And kaya lang, ano na pong nangyari ngayon? Sila na po ay mga institusyon na kung saan yung mga intelektual ay natututo at kung saan yung kanilang moralidad ay hindi na nakabase sa Biblia, kundi sa sarili nilang pag-iisip. Nawala na yung Christianity. Okay? So pati dyan po yung Oxford University, yan, yung Cambridge University, so lahat po yan sa Europe at sa US, all the great universities that we see today that is recognized sa buong mundo ngayon was started by Christians. Pero ngayon, hindi na po ganun ang kalagayan. And in fact, 100 years ago, nag-grounded pa yung mga bansang yan sa salita ng Diyos, na kinaabang po tayo sa fruit ng kanilang pananampalataya. And that is why we had missionaries from UK, from Europe, mula sa US na talagang humayo. Pumunta po sa Asia, pumunta po dito sa Pilipinas upang ibahagi ang gospel. At nakinabang po tayo doon. So they started schools sa Asia, they started universities sa Asia, they started establishing churches and teaching yung mga Pilipino. And this also happened doon sa Acts chapter 19 verse 10. Si Paul in the house of Tyrannus, na for 2 years na nagtuturo si Paul, nakilala yung gospel throughout the Greeks and throughout Asia. Okay, so ganun po ang nangyari. So ngayon po, this is our generation, millennial ka man, or Gen Z ka man, or yung bago ngayon ay Generation Alpha ang tawag. Okay? But this is our generation, and today, ina-encourage ko po ang bawat isa not to think only about our individual selves as far as our faith and the relationship with Christ is concerned, but also the next generation. Na hindi lang maging sapat na ikaw nakakilala ka na sa Lord, bahala na yung susunod na angkan kung mananampalataya sila sa Lord or hindi. Kung sa bagay, sabi ng iba, hindi naman ako makakapagpabago sa buhay nila eh. Lord naman. Parang ganon. Okay. But this is ang objective natin ngayon is so that I may be able to encourage everyone, that the Word of God may encourage us na akayan natin ang next generation, the generation behind us, na magkaroon din sana ng genuine, ng authentic, ng totoo na pananampalataya sa Panginoon. At upang mangyari yan, sa atin po, ma-assess natin ang ating mga sarili at ating mga buhay kung meron ba tayong pananampalataya na magiging halimbawa para sa susunod na generation. Because the generation behind us are looking at us. They are observing us. Tinitingnan natin kung paano tayo nabubuhay according to our claims that we are Christians. So tinitingnan po nila yan. Kaya nga may song na, and may all who come behind us find us faithful. So yan po. Now in the book of Joshua, sa nangyayaring ganun po na trend na started out as okay, but eventually yung sumunod ay hindi, it happened in the Bible and God somehow gave us a hint kung bakit ganun ang nangyayari, and we can find that in the book of Joshua.
So pag alam niyo po yung Bible, ano ang first na book? Genesis. So makita natin doon yung creation and then eventually yung calling ng God kay Abraham, making himself known through Abraham, promising descendants as million as the stars. Sumunod sa Genesis, Exodus, and behold, dumami sila yung mga Israelites. And then nagkaroon sila ng Exodus from Egypt, pabalik doon sa Promised Land. And then Leviticus, Deuteronomy, and then Numbers. Okay? During those times, si Moses was leading the Israelites out of Egypt, journeying for 40 years, papunta doon sa pabalik sa Promised Land. And now, sa Joshua na ang sumunod na mag-leader in replacement kay Moses dahil si Moses ay pumanaw na. Now, today, dahil 3 chairs naman yung pinagkuhanan ko ng teaching na ito. So, meron akong 3 chairs. So, the title will be The 3 Chairs. Where you sit says a lot about where you stand. First chair, the second chair, the third chair. Saan po kaya kayo dyan sa tatlong upuan na yan? Okay, this chair represents 3 stages or levels of our relationship with God. And yung ibang mga nagtuturo, ang tawag nila ay the parable of the 3 chairs. Yan. So, available yan yung kanilang mga teachings. Many teachers have already taught about this. Meron silang sinishare na kanilang mga insights about it. Now, the person who sits dito is the first chair. The first chair person na nandito is the one closest to God. Hindi ako si God. Represent, kunyari lang ako si God, no? This person sitting here is the one closest to God. Malapit siya. Sino pong gusto umupo dito ngayon? Close siya sa Lord. Okay, the one closest to God. In the book of Joshua, sa Joshua chapter 24, verse 15, famous ito na verse, ano po yung famous doon na line? But, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, na-remember ko pa yan nung bata ako, naging popular yung verse na yan among parents. Okay, so Joshua was a first chair. Si Joshua ay first chair na Christian. He is an example of a servant na committed sa pag-serve sa Lord together with his family. Now, many times na ituturo na po si Joshua how na kung paano na si Joshua from mula nung young person pa siya, he rose through the ranks until siya ay tawagin na mag-replace kay Moses. And he was recognized as a leader, nag-rise siya. Okay? And he was recognized as a leader by the Israelites because of his faithful obedience to the word of God. Si Joshua is a picture of a person na nagpakita ng commitment niya sa Lord. He obeyed God continuously. During circumstances na meron siya mga difficult decisions na gagawin, he relied on God. He was fully committed to the mission of God na sinimulan ni Moses. Nung sinend sila ni Moses na mag-spy sa Canaan, 12 people, sino lang ang bumalik na nagbigay ng positive na outlook? Si Josh, si Caleb lang at si Joshua. The rest, anong nakita nila? Negative report ang kanilang ibinahagi. Pero si Joshua at si Caleb, okay, they possessed a positive outlook sa kalagitnaan ng kawalan ng pananampalataya ng mga tao sa paligid nila. Diba? Sabi niya sa Numbers 14 verse 8 to 9, if the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us, sabi ni Joshua. A land flowing with milk and honey. Sapagkat po yung 10, bumalik sila kay Moses kasi hindi pa nila na-reach yung promised land. Sabi ni Moses, okay, you go to this place, spy this place. Okay, kasi they were about to conquer. And bumalik yung 10, sabi niya, naku, mahirap doon. Okay, so meron silang mga descriptions na inihalin tulad nila ang kanilang mga sarili na parang mga tipaklong.
Okay, but Joshua and Caleb, hindi po yun yung naging tingin nila. Why? Because they relied on the word of God, because Joshua relied on the word of God, na nung sinabi niya, God will bring them into the land and will give it to them. A land that is flowing with milk and honey. And so nung pumunta si Joshua doon and Caleb, dala-dala nila yung mindset na ganun, that God is going to bring us this land. Nakita nila yung mga negative things na pwede nilang katakutan, but they relied on the word of God na sinabi doon, God will give us this land. So kung sino man yung nandyan, kung ano man yung mga, anumang klaseng kapangyarihan or lakas meron yung mga nandyan, it doesn't matter. Why? Because God said that He will give us this land. Yun yung mindset. Positive mindset according to the word of God. So yung mga tao sa paligid nila, na-overwhelm sila doon sa negative report ng sampo. Pero sila, they stepped up from the crowd and they rallied the people of Israel in conquering the promised land. Ang concern lang nila is that we are going to do what is right in the eyes of God. This is the right thing to do and we will obey it. So try to imagine, nandun tayo sa scenario na yon. Kasama tayo sa crowd. Nag-report yung sampo. Di ba? Sabi, ala, ganito pa lang. Meron doon. Maaring nervousin ka, maaring takutin, matakot ka, maaring mag-escape ka na. Ganon? Kasi similar din sa panahon natin ngayon. There are many people who are so afraid of standing up, speaking up for God. Many are afraid na sundin, gawin yung purpose ng Lord. Kasi merong, di ba, merong assumption na ala, baka ganito. Ganito kasi. Okay, so sometimes it's very difficult to obey God para sa iba. Okay, so si Joshua, his concern is, ito yung nais ng Diyos, ito yung gagawin ko. So try to imagine, nandun tayo, di ba, and then nagsasalita, and then si Joshua, ganun yung sinabi. Of all the ten, si Joshua, grabe yung kanyang authority na pagsabi na hindi. Lupa na ibibigay sa atin ng Diyos. Kayang-kaya natin yan. Anong sabi niya? They are our bread. Sabi ni Joshua. Do not fear them. Sapagkat wala na silang protection. The protection, but tayo yung may protection from God. Sila wala. Okay, so ganun si Joshua. So imagine, no, na parang ganun nagsasalita siya, di ba? Wow, nakakabilib naman, nakaka-wow. Parang, mas gusto kong makinig sa kanya kasi yung word ng Lord. Di ba? Minsan yung act lang ng tao na ganun, parang napapaano ka, napapabilib ka. And then you want to follow that person. So nakikita po natin noong si Joshua, okay, mag-backtrack po tayo, nung sumusunod siya kay Moses, apprentice siya ni Moses. Okay, student aid pa lang siya ni Moses. Okay, nung buhay pa si Moses. Sa Exodus chapter 33 verse 11, sabi, the Lord would speak to Moses face to face. Okay, nandun siya sa isang place si Moses. And during those times, si Moses would talk to God, would speak to God face to face. And as a man speaks with his friend, sabi sa Exodus. Okay? Then Moses would return to the camp, but his young aide, si Joshua, son of Nun, did not leave the tent. So ganun yung scenario, no? Si Moses, nandun siya sa isang place, sa isang tent, communing with God. Joshua, nandun lang siya sa tabi. And when, pag natapos na yung communion ni Moses ng Lord, pag-usap nila, alis, babalik na si Moses sa camp, Joshua would stay. Okay? Mag-stay siya doon, bata pa lang siya. And Joshua, makikita natin doon how he loved the presence of God. Joshua is seeking the presence of God. Kaya si Joshua, lumaki siya na hinahanap yung presensya ng Diyos. Lumaki siya, okay, na nag-mature siya na nai-experience niya
yung presensya ng Diyos na kasama niya ang Diyos. So he experienced God's power. Ano ba yung mga na-witness niya na kasama siya doon? Parting of the Red Sea. Bata pa siya. Okay? Yung pagtigil ng ikot ng mundo. Nandun siya. Sa Bible kasi sun yung reference na nag-stop. Okay? Pero actually, earth ang tumigil sa pagkanyang pag-ikot. Paghati ng Jordan River, okay, siya na yon. Yung pillar of cloud by day and fire by night, yung provision ng Lord for 40 years para sa kanila, yung pagkain nila, mga kasuotan nila. And all the wonders, all the miracles na ginawa ng Lord, okay, para proteksyonan ng Israel sa pagdala ng Lord sa kanila papunta doon sa Promised Land. So Joshua, nagkaroon siya ng first-hand experience sa power ng Lord. So yung mga first chair Christians have a first-hand experience of the power of God. Hindi lang nila narinig mula sa iba, but they themselves, meron silang karanasan sa kapangyarihan ng Lord. Okay? The first chair Christians are committed. Okay, makikita natin doon yung commitment nila in following God. So the first chair Christians, they partner with God. Kaya alam niyo po, nung natapos na, nung time na ni Joshua na mag-lead sa Israel, okay, God told him sa Joshua chapter 1, mababasa po natin doon, verses 2 to 7, for three times, God told him, be strong and take courage. And si Joshua actually wala na siya. Siguro meron siyang ano sa kanyang ano no sa mind niya no, meron siyang alinlangan siguro, but unlike si Moses kasi nag-deny pa siya for how many times, but si Joshua, okay, sabi ng Lord, be strong and take courage. God gave him assurance si Joshua. And so when the time comes na mag-lead na si Joshua, he accepted the challenge, ni-lead niya yung Israelites. And ano yung mindset ng ni Joshua na first chair na Christian is God and me. Meron dating lagi sinasabi sa ano eh sa mga G12 conference, di ba? God plus you equals majority. Di ba? So mindset ni Joshua is Joshua and me. So Joshua partnered with God. Bata pa lang siya kasi na experience niya na ang Lord eh. And even when the time comes for him to lead, he continued to partner with God, relied on the power of God. So si Joshua is an image of a first chair who is indeed committed. Meron siyang wholehearted devotion sa Lord. He was courageous in carrying out the command of God. Okay, napakalaki ng task, but he trusted God, he partnered with God. And alam niyo po sa panahon natin ngayon, that is the kind of leader or type of believers na katulad ni Joshua na kailangan natin sa panahon natin ngayon. And alam niyo po, yung effect nito sa verse 31 sa Joshua, ang sabi doon, Israel served the Lord all the days of Joshua. Israel served the Lord all the days of Joshua. Nais po natin yung ating mga anak to serve the Lord all of their lives. Maging first chair tayo. Let us be the first chair Christians. Eventually po, pagdating po sa Judges chapter 2 verse 8, nandiyan ba? Maybe yung verse? Sa Judges chapter 2 verse 8. Okay, so then Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died. Okay, namatay na siya. At the age of 110, they buried him. Okay, and then sa verse 10, then after that generation died, another generation grew up who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things He had done for Israel. Okay. Sa verse 31, sa Joshua chapter 24, verse 31, Israel served the Lord all the days of Joshua,
and all the days of the elders, and all the days of the elders who outlived Joshua, who had known all the works of the Lord which he had done for Israel. Okay. So I want you to natandaan po natin tong elders. Okay, because elders represent the second chair. Okay, sa Judges na, pag mag-move tayo sa Judges chapter 2, sinabi na doon sa verse muna, Debs. Yon. After that generation died, okay, yung elders. Okay, after the elders died, okay, what I will be describing later as the second chair, may nag-rise na another generation representing the third chair. Ano yung generation na nag-rise na to? They did not acknowledge the Lord. Wala nang acknowledgement sa Lord. Wala nang pagkilala sa Lord. Or, remember, they do not remember the mighty things that God has done for Israel. Imagine mo, wala silang memory doon sa ginawa ng Diyos. Wala silang alaala doon sa mga pagkadami-daming napaka-wonderful, napaka-miraculous na mga bagay na ginawa ng Lord sa bansang Israel. Wala silang alaala doon. And so, this third generation, the Israelites did what was evil in the Lord's sight, worshiped the images of Baal, they abandoned the Lord, the God of their ancestors who had brought them out of Egypt. They chased, worshiping the gods of the people around them, and they angered the Lord. And so came the time of the judges. Doon po nagsimula yung paghihirap ng pag-oppress ng mga neighbor nila ng mga tribes and countries. And so, yung mga elders who outlived Joshua, I want you to remember they are the second chair. So, yung first generation, wala na, the Joshua generation, and then yung second generation, the elders, ano pong nangyari? Wala na rin. And there came another generation who did not know the Lord. Pakilabas, Debs, yung illustration. Yan, no? So the elders and then the third gen or the another generation. So wala na yung first, wala na yung second. Third na siya. Sabi ko kanina, the third chair, no knowledge of God. They do not know the Lord. They do not know the Lord. Bakit kaya? Ano sa tingin nyo yung may direct impact sa kanila? So this person, first chair, very close sa Lord. Committed sa Lord. He obeyed the Lord. He acknowledges that the Bible is the Word of God and relied on the Word of God. Joshua is being looked upon by the elders during their time. Okay? Maybe some of the elders, hindi na nila na-experience yung mga experience ni Joshua. Si Joshua has a first-hand experience of the power of God because he was so close to God. He was deeply committed to God. Now, the elders, ano lang ang knowledge nila? Based na lang kung ano yung sinabi ni Joshua sa kanila. Alam nyo, during those times, di ba? Oh. So, these elders were probably listening to Joshua, but they themselves, they do not have first-hand experience of the power of God. Ano nangyari po sa third chair? Wala nang knowledge of the Word of God. Sino may direct influence doon sa mga third generation? The second chair. Ano kayang ginawa ng second chair? If you look at a family, ito po yung mga first chair na family or parent. They were close to God. They were committed to God. Na mag-serve sa Lord. Parang Joshua, me and my house, we will serve the Lord. They pray to God and God answers their prayers. Wala pa dyan, Debs. They acknowledge God. Miracles happen. Okay? Ganun po, sinasagot ng Lord nung kanilang mga panalangin. And their children see it. Their children also are looking at them, observing them. Okay? These parents are involved in the ministry.
evangelism and discipleship. Yung husband and wife, they love each other. And together, they made great exploits for the Word of God. First chair parents. Yung kanilang mga anak, they're looking at them. Then ano yung sabi ng mga anak? We want to have that kind of faith that they have. Ano sabi ng mga anak? Gusto ko yung pananampalataya, meron din yung aking mga magulang. Now, the second chair, they are not so close to God. But yung mga first chair Christians, they do big risks for God. Mga second chair, they do medium risks for God. They don't have first-hand experience sa power of God. They have a second-hand knowledge, information about the power of God. And so maybe, okay, kung yung first chair, they are committed, yung second chair, they compromise. Ang tawag po ni Bruce Wilkinson, they compromised. Okay? So, hindi sila nag-remain na naging mabuting example na katulad ng example ng first chair. And I want to relate a story na katulad din yung sinabi niya, ni Bruce. Sabi niya, ganito yung scenario sa second chair parents, sabi niya. Okay, nandun sila sa bahay, papunta sila sa church, nag-aaway sila, yung magulang. Nag-aaway, nagsasagutan. It could be simple things, like siguro yung suot na damit, or siguro na late gumising yung isa, na late na sila, di ba? I don't know kung anong mga arguments meron ng mag-asawa. Okay, simple things na arguments, nag-aaway sila, nagsasagutan. Okay, and then yung mga anak nandoon sa likod, they are observing, looking at them. Okay, pagsakay ng parents sa kanilang sasakyan, maybe. Okay, umupo sila sa harap. Pupunta sila sa church because it's Sunday. Yung mga anak nila nakaupo sa likod. And then these parents, patuloy yung kanilang away. Okay, along the way, paminsan-minsan, may lagi may buwelta sa isa't isa. Diba? Sagutan sila. Itong mga anak nila, nakikinig lang sila, nakikita nila sila. Ganon. Pero alam niyo po, pagdating nila sa compound ng simbahan, biglang nag-iba. Yung angry look ng magulang, biglang nag-smile. Paglabas sa sasakyan, hello sis, uy brother, kumusta? Pumunta yung husband doon sa binuksan yung pintuan para makalabas yung kanyang asawa. Lumabas yung kanyang asawa, naghawak doon sa arms. Si husband merong malaking Thompson Bible. Ganun siya. Yung mga anak nila, nagulat. Wow! Nagbago. See? Ano sa tingin nyo yung klase ng faith na pinapakita ng ganon? Okay, yung mga nagiging third chair, conflicted na sila. See? So pagdating sa church, yung husband pinag-testimony. Okay, so nag-testimony siya. Well, sabi niya, I thank the Lord. Nag-testimony siya. Grabe yung testimony niya. Okay? And then hanggang sa closing prayer, pina-closing prayer siya. Okay, nag-closing prayer yung husband. Sabi niya, oh, sovereign, our mighty God, our King of Kings. Oh, grabe mag-pray. Talaga yung boses buong-buo. Okay, so ganun, no? Ang haba ng prayer niya. Okay, and then after that, bumaba. And then they went home. Balik yung away ulit. Nag-lunch sila. Pagdating sa prayer, nag-pray yung tatay. Bless this food in Jesus' name. Amen. Diba? See, our children behind us are observing us. Okay? Ano yung tingin ng mga third gen? This is according to a survey. Ano yung tingin ng mga anak nila sa kanilang mga parents who claim to be Christians yet it does not show sa kanilang everyday lives? Ano yung sabi ng mga anak daw? Fake daw yung kanilang faith. It's a fake na faith.
They only show it when people are looking, but actually pag nandun na sa loob ng bahay, they are not really living their lives na according sa banal na espiritu. They do not have the fruit of the Holy Spirit in their lives. So that even simple things na mga bagay na dapat na pinag-usapan ng mag-asawa, nag-aaway sila, ganun, no? So, maybe they can pray for so long sa church, pero pag sa bahay, hindi nakikita ng anak yung mga prayer na ganun. Mag-testimony doon sa church, but actually inside the home, the children do not really see the power of God working in their lives. And so wala silang acknowledgement. So anong tingin ng mga anak doon sa kanilang magulang? It's fake. Ano nangyari sa kanila? Conflicted. So dito sa table, it shows here the first chair. Next slide. The first chair, Christians, okay, katulad ni Joshua, they experienced the reality of God. They saw the miracles. They served the Lord. They are fully committed. Hey, they believe that the Bible is God's revelation, that the Bible sets the set of values that people should live by. Talagang yung standard ng morality, ng ethics, according to the Bible. Okay? Their life is fully dedicated to God. Okay? And they follow what is right in the eyes of God. Now, the second chair, ito yung mga elders, they know only about the reality of God secondhand from the stories that are being told. So they served the God of their fathers, but they compromised. They compromised. Okay, anong ginawa nila dyan? So mamaya tingnan natin yung verse. So they believe that the Bible is a helpful guide. So first chair Christians, they believe that the Bible is God's revelation of all things. And so it contains not just the word of God, but the things that are bound to happen in the future. Now, for the second chair, they believe that the Bible is just a helpful guide. Pero hindi nila tinitingnan ito that it is where their actions that has something to do with the future should be anchored. Wala doon sa Bible. Okay. It is the fellow Christians that set values, not the Bible. These are dedicated to God. The second chair are dedicated to their parents. So sila nag-plateau na, wala nang growth. If the first chair Christians believe what's obey or follow what is right in God's eyes, they obey what is right in their own eyes. Okay? So, and then the third chair, ito na po yung nangyari, ano? Okay? So another generation, they did not know the works of the Lord. They don't know, unfamiliar sila sa miracle. They serve false gods. They are conflicted. Okay? Because the second chair compromised. They are now conflicted. They believe that the Bible is just an ancient relic. Okay, it is the world that sets values. Okay, so they follow what the society and culture dictate. Their lives are not dedicated to God, it's dedicated to themselves. So they go with the flow and they believe what is right in their own eyes. So second chair, what is right according to the parents. According to the parents. So just in respect lang sa parent. And then the third gen, hindi na. What is right na in their own eyes. Okay? So, the second chair, they represent a life of compromise. Okay? Naniniwala din sila sa Diyos, but they don't have convictions. Wala talagang conviction to really merong ganito na, I have to follow God. Because this is what the Word says. So, sometimes the elders, they disagree sa principles na ng kanilang mga parents, yung second chair. Okay? Although, itong mga second chair, they try to show sa kanilang mga anak that they follow God, pero hindi talaga. That is why the second chair parents, kapag dinidisiplina yung anak or tinuturuan yung anak, hindi na naniniwala. Kasi compromised yung life nila.
anong sabi ng anak, fake naman yung pananampalataya nyo eh. Or minsan, hindi naman sinasabing ganun talaga, sa isip lang nila ganun. Pero ang sagot nila sa'yo, ma, ano na yan, makaluma na yan, nasa modern times na tayo ngayon. Iba na yung panahon noon, iba na yung panahon ngayon. Ito na yung tama. Ito na yung maganda. Hindi na yung standard mo. Okay? So, ganun ang isasagot sa'yo. Okay? Sa panahon nyo yan, iba na ngayon. So, the children of the second chair, ano na lang ang tingin nila? Ano? They refer only to the Bible na binabasa na lang ng parents nila sa kanila na ito ay isang ancient literature na lang na isinulat ng tao, not a divinely, not an inspired word. O hindi na ito word ng Lord. So in Judges, na-describe po doon yung second chair, yung mga elders na ito. Okay? But before that, tingnan po natin, ano ba yung command ng Lord sa Exodus? Ang command ng Lord sa Exodus ay sa mga Israelites, your responsibility is to obey all the commands I am giving you today. Then I will drive out all those who stand your way. Lahat yan, the Amorites, Canaanites, Hittites, Perizzites, Hivites, Jebusites. And then so verse 7-12, sinabi doon, be very careful to never make treaties. Ha? Sabi niya sa mga inyong mga, dapat i-drive out nyo sila. Do not make a deal with them. Do not make a treaty with them. Yun yung sabi doon. If you do, you will soon be following their evil ways. Sa Deuteronomy, naulit yan, you shall drive them out and destroy them quickly as the Lord has said to you. Paalala ni Moses sa kanila. But then, we read in Judges kung ano yung ginawa nila. Sa verse 27, okay, Judges chapter 1, verse 27. However, ito yung response nila. They did not drive out the inhabitants. They did not drive out. Okay, hindi nila inobey. At lahat ng mga, and its villages, okay, yung inhabitants ng Dor and its villages, inhabitants ng Ibleam and its villages, inhabitants of Megiddo, of Canaanites, okay, hindi nila drive out. And so in 28, God has already made them a strong nation. Pero nung sabi nila, ang nung ginawa nila, and it came to pass when Israel was strong. Malakas na sila. They are now capable. Ano po yung ginawa nila? They put the Canaanites under tribute. Pinalayas ba nila? Or drive out ba nila? Hindi. Okay, hindi nila drive out, but did not completely drive them out. Pati si Ephraim, okay? They did not drive out the Canaanites. Zebulun, hindi rin, they did not drive out the inhabitants. Okay, of all those tribes na dapat na i-drive out nila. Okay? Pero anong ginawa nila? They made them to pay a tribute. Ano pong nangyari talaga doon? Kung yung first chair, si Joshua, he did great exploits for God. Diba? He conquered 30 times number of kings compared to Moses. Joshua did great exploits for God. Yung second chair, wala masyado or wala. They did not partner with God. Second chair did not partner with God. They were far from God. And even when they become strong, hindi nila drive out. Pero anong ginawa nila? Pinabayad na lang nila ng tax or tribute. In some way, ano po yung ginawa nila? They compromised. And instead, pinakinabangan yung disobedience nila. Sabi na, Lord, you drive them out. Anong sabi ng Israel in their disobedience? Gusto nilang mag-benefit sa disobedience nila. Sabi nila, hindi, sayang, singilin natin sila. Okay, singilin na lang natin sila. So, magkakapera pa tayo. See? So, pinakinabangan pa nila, nag-benefit pa sila sa disobedience nila. Ano nangyari sa third chair? Because these people compromised, ano nangyari sa third chair? Wala nang knowledge of the Word of God.
day for na nakalimutan na ang Lord. Sa Judges chapter 2, then the angel of the Lord, okay, dumating na yung judgment dahil sa kanilang action. Sa verse 3, sinabi na doon, I will not drive them out before you, sabi sa Judges. But they shall be thorns in your side, and their gods shall be a snare to you. So kayo nung time ng Judges, pag ganun-ganun yung buhay ng mga Israelites. God will come to them kapag nagrepent sila, but most of the times, hindi po sila sumusunod sa Lord, hindi nila kinikilala ang Lord. So the first chair, the Joshua generation did mighty works of God, but the second generation, ang purpose nila is to better their lives para pagandahin yung kanilang buhay. The first chair wanted to do great things for God. Yung second chair wanted to do great things for themselves, not for God. Alam niyo po, ito po yung nangyayari sa mga paaralan ngayon. Meron po nagkwento po si Bruce, sabi niya. Pumunta siya sa isang university sa... pumunta siya sa isang university kasi in-invite siya na mag-speak. Christian University sa US, malaking Christian University. Inimbitan siyang magsalita. And pumunta siya na maaga, okay, before the time. At dahil university yun, pumunta siya sa canteen. Okay, ugali niya na naghahanap, nakikipag-usap, okay, sa mga estudyante doon. Okay, gusto niya makagain ng insight kung ano ba yung buhay ng mga estudyante, how do they look at Christianity, ganon. Okay, so nagtanong siya sa isang estudyante na nandun sa canteen. Sabi niya, nag-start siya ng conversation sa isa sa mga isang estudyante at ang inas niya, anong course mo? Okay, ang sagot ng estudyante, business. Okay, sa business course ako. So bakit? Sabi niya, sabi ni Bruce. Ang sagot ng student, because it is where the money is. It is where the money is, sabi niya. This is a Christian university na ang mga parents nila Christians mostly sending their kids to a Christian university. Pero ganun na yung mindset. It is a second chair. They do not know their purpose. Their only purpose is to better themselves. So, when I was in high school and college, nakita ko ng mga ganun po. That there are Christian parents attending the church. Ganun. Pag nandun sila, parang, okay, ang bait-bait, very respected. But then eventually, may biglang mabalitaan, ganun, na nag-away-away yung pamilya, naglayas yung anak niya. Why? Kasi yung something to do with the way yung parent is dealing with their kid. And then it is found out na yung tatay pala ay lasinggero. Okay? He goes to church. Okay? Pero pag-uwi sa bahay, nagsusolo doon. And so, meron siyang problem with that. And minugbog niya yung kanyang anak. Kaya lumayas. Right? Okay, so, ganun, marami na po ang cases na ganun ang nangyayari. And alam niyo po, ganun po yung nangyari kay David. So David was the first chair Christian, follower of God. He was close to God, committed to God, he did great exploits for God. Okay, he lived to glorify God. Yung obituary ni David sa Acts, anong sabi doon? I have found David, son of Jesse, a man after my own heart who will do all my will. Okay, David was a man after God's heart who will do whatever is the will of God. Pero pag basahin na natin, after David was the first chair, sumunod si Solomon. Solomon lived a compromised life, a second chair. David started to build the temple. Eventually, Solomon finished it and then he built the palaces. Pag tinan po natin sa Kings, no? 40,000 stalls of horses ang pinabuild ni Solomon para sa chariots niya. 12,000 horsemen sa
sa 1 Kings chapter 10 verse 23, King Solomon surpassed, kinilampasan niya all the kings of the earth in riches and wisdom. Gold, vessels, armory. And then sa chapter 11, makita natin doon, but King Solomon loved many foreign women. See, Solomon lived a compromised life. He was not sa simula, maaaring first chair siya, but eventually he became a second chair. And then ano nangyari? After Solomon, yung anak niya, they did what was evil in the Lord's sight, starting with the king Rehoboam. No, magkapareho pala yung Naoboam. No? Rehoboam. See? Ganun pa yung nangyari. So, if we want our children to live all their lives following God, serving God, let us be the first chair. Dapat hindi compromised ang life natin na parang kunyaring Kristiyano lang. Pero hindi naman talaga isinasapamuhay yung principles ng Bible. We should be first chair na sana makita ng bawat anak ng kanilang magulang are involved in building the kingdom of God, are involved in raising disciples for God, na involved sa mga ministries, na involved sa mga gawain para sa Lord. Makita nila that you are serving God, and so that in the same way your children will say to themselves, I want the faith of my mother, I want the faith of my father. And I want to be a first chair na Christian. So, David was about people, si Solomon was about wealth. Ganun po yun nangyari. And si Rehoboam nga, sabi doon, he was known as the king who caused Israel to sin, naghati sa Israel, siya yung naging prototype ng evil na hari. Kaya yung mga sumunod na hari, they did what was evil, nakatulad daw ni Rehoboam. See, we don't want our kids to become a prototype ng anything that is of evil. Let us be the first chair. Nung ako po nasa elementary through high school hanggang sa namatay po yung tatay ko mid-college, yung faith po ng aking magulang was consistent. Maybe yung nanay ko is an ordinary government employee, nag-work sa radyo ng bayan. Yung tatay ko at that time, malala ko ay secretary na sa barangay. Nung may malay ako, natatandaan ko how they ministered. Okay? Bata pa ako sa area of their influence. Okay? I remember how my parents, uwi sila pag gabi na. Each night may pinupuntahan kasi sila na bahay na binabible study na family. Kasi yung parents ko, they were all about families. Pag meron silang binabible study, they want to include all within the family. Ewan ko kung bakit may ganong authority yung nanay ko. Na pag nanay yung nakausap niya at una niyang nabahagi na ng gospel, pupunta sa bahay, automatic sasabihin mag-bible study isama yung tatay. Nung may mali ako, 9, 10 years old, sinasama niya na ako sa ganun po, ano? At napakahirap para sa akin na umuwi din ng gabi kasama nila. Kasi nga nag-aaral ako. Okay, meron akong ganun noon, no? So, but I have seen yung talagang grabe yung kanilang desire to really disciple families. So, each night, may ibang family sila. May times sa bahay naman, mga kapitbahay at yung iba. Okay? Nakakilala nila na kaibigan din sa church. So, they do Bible study. And then, pag Saturday, yan, pupunta sa isang outreach area. And then, yung tricycle ng tatay ko, inaakyat yan sa bundok. So, ito tinutulak namin ng kapatid ko. Ganyan. Kasi nasa yung outreach area nila ay nasa mataas na lugar. So merong motor yung tatay ko na tricycle na L2. Oh, ang hirap-hirap, no? Pero grabe yung pag-akyat, malalaking bato, ganyan. Okay.
So tulak, pahinga kami, tulak ulit, ganun. Okay, so kasama kaming magkakapatid, and then Sunday church kami. After Sunday, mag-lunch kami, and then may outreach pa naman silang puntahan. Sabi ko, grabe naman ma, di man tapos-tapos itong pinupuntahan natin. Okay, so ganun. Minsan magkahiwalay sila ng tatay ko, yung nanay ko may ibang area, yung tatay ko may ibang area, doon ako sumasama sa tatay ko. Okay, so ganun po yung life nila. And from time to time, may mga missionaries na pupunta, galing Korea, galing America, crusade, gabi-gabi, nandun din kami. Kasi nandun din sila, nag-leader-leader din sila doon, kasama doon. And I have seen their desire to reach out to people. Okay? And it was their calling. Reaching out sa families. Okay? And tumutulong sa kanilang mga needs. Okay, ang first year Christian, may burden from God. Kung walang burden, they ask a burden from God. So, ganun po na, ang kanilang mga naging buhay. And there were even times magreklamo ako kasi minsan hindi ako nakaka-focus sa aral ko at hindi ako nakaka-focus sa aking barkada. Barkada din. And sometimes magreklamo ako about sa material things that I don't have. Okay? And kasi a big part of their money goes to the ministry. And so they only give us what we need. Kaya mabuti rin na hindi ako nasanay sa mga wants. But I know that my parents were honest tithers and they were sustained throughout. Okay, naghihirap din sila to make ends meet. But God has blessed them throughout their life together na bilang mag-asawa. Then eventually yung tatay ko namatay na siya kasi. And nakakalungkot na time yun para sa aking nanay. But I remember yung aking nanay, most of the times how she prayed talagang every night for my father. Magigising din ako ng madaling araw, maririnig ko yung nanay ko umiiyak, nagpipray. Minsan na-late silang matulog, hanggang alas 12 ng gabi, they are praying, they are crying, and I hear them mentioning my name, and yung name ng aking sister, and then yung name ng aking brother. So, without their prayer, hindi ko alam kung nasaan din ako ngayon. Without yung life na pinakita nila, kasi meron din ako sariling dream na gusto ko. But eventually, God has led me into something else na doon din ako tinawag ng Lord. And so, I have seen their faith as husband and wife, and I told myself, sinabi ko sa nanay ko, kwento ko rin sa kanya noon. But the time na naliwanagan ako, I told myself, gusto ko rin by God's grace to have that faith that my mother and my father showed us. First chair, believers. Okay, can we have time para sa bus group? Yan, sa bus group natin. Okay, based on how you are living today, can you share sa yung group nyo? Are you first chair or second chair? If you are a parent, do your children see you as first chair or second chair? Bakit sa tingin mo? Then number two, okay, what help do you need so you can remain sa first chair or become a first chair?